para sa chikahan na may kakaibang twist, all we need is to grab a word. Meron tayong board na may nakadikit ng mga salita. Mm-hmm. Each round, we need to grab a word para sagutin ang ating mystery question by filling out the blank using the word. Pag nakapili na, may chance pa na mamapag-trade. Pero once final na, tsaka lang i-reveal ang tanong. Kaya ready na ba kayo? Yeah! Ready na kayo. First quadrant, first second, at saka third pala quadrant. Okay, first row. Ready, set, go! Sa akin na punta yung inuma. Yeah. Gentleman ka kasi, pinabayaan mo muna kami makakuha. Sure na, wala nang palitan. Okay na ako dito. Okay na to, oo. Oh, ito ang ating first question na may fill in the blanks. Ayan, tingnan natin. Ang pinaka-daring na ginawa ko sa hotel ay... Oh my God! Nag-drink all you can ako. Talaga? Oo. Inubos ko. Bakit pa? At nakapasok pa ako the next day. Yeah. Ako naman. Ang pinaka-dare na ginawa ko sa school ay nag-cut ako ng class at nagpahikaw sa pusod. Wow, ay, malala! Sexy. Ang galing, no? Sexy na. Mars, nag-tricycle lang ako. Parang naisip ko lang siya. May kasama ka ba? Wale, Mars. Rebelde moves talaga. Wow. Tapos nagpahikaw. So, break na ako ngayon sa school. Hindi pa yung mga taong hilig mang sundot ng... Aray! Kada ko sa kanan, kasi sobrang sakit, Mars. Oh my God. Ayun. Yun lang. Gano'ng katagal mo na wear yung ano? A year. Nung mga 17 ako, nung nag-debut ako, yung gown ko, Mars, sumasabit yung hikaw. Aray. Tinanggal ko. Nung ibabalik ko, Mars, sarado na ba? Bilis pala. Bilis pa sa dapat pala mga over a year siyang i-keep na nakasuot. Para magtagal yung... Para magtagal yung... Okay na rin pala, Mars. At yeah, Ana. At least na-experience, Mars. Bilib ako sa'yo na. Ang pinaka-daring na nagawa ko sa taping ay... Make a love scene ako. Oh, daring naman talaga yun, Mars. Daring naman talaga yung ginagawa ko. Naka-nervious. Oo. Kasi lately lang to? Last year, I think. Mm-hmm. Yun. Tapos syempre, hindi ko naman boyfriend yun, di ba? Daring yung ginagawa na. Oh my gosh. Paano ginagawa yun, Mars? Kunwari, topless, ganun? Oh, tapos yun, cover-cover lang. Ay, ang daring. Oh, nice. Isa ka naman actress, Mars. True. Thank you. Ang pinaka-daring kong ginawa is yung nawalan ako ng, nag-pass out ako. Oh. Sa kalasingan. Oo, sa kalasingan. Tapos yung nagising ako, puro pentel na yung buong katawan. Ano? Oh, yan na. At sinulatan ako ng mga kaibigan ko. Oh my God. Tapos yan. Nakakaloka doon, umuwi ako sa amin na naglalakad. Kaya pala ganun yung tingin sa akin ng mga nakakasalubo. Sabi ng mga nakakasalubo ko, anong frat kaya nito? Initiation mo siguro kanina. Grabe! Okay, nice one. Good kwento. Yan, yes. Pwede natin iso. Ayun, sige, lagay nyo na lang sa gilid, Mars. Correct. Yan. O, ito na. Ready, set, go! Ah! Oh my God! Sweet talaga ni Mars game. Christmas. Ang pinaka-daring na costume. Paulit-ulit. Pinaka-daring na Christmas ko. Ang pinaka-daring na pool. Christmas party. Ah, sa isang pool party, ang nakakalokang experience ko ay nung... Christmas party. Hindi. Oh, nag-skinny dipping ka, Mars? Hindi. Parang naala... Costume sa konti lang kasi yung mga may pool sa amin. Basta naalala ko lang, sobrang nasistress yung isa naming friend kasi iiit siya na siya dun sa pool. Basta parang sinasabi lang niya, yung wallet ko, yung phone ko. Basta yun lang yung pinaka naalala kong experience. Yan naman ang mga problema sa mga pool party na ayaw magsiswimming, Mars. Oo, yun lang naman ang ano masamang nangyari sa pool party. Yeah. Ako naman, sa isang costume party, ang nakakalokang experience ko ay... Wala. Hindi mo yata humatid ng mga ganitong bagay, Mars. Parang tatandaan ko lang dati, pag Halloween. Puso yung mga, ano ba yun? Yes. Yung mga rave. Yes. Tapos nagpapanggap lang ako na... Nakikirave. Tapos mga 11 PM, di pa nagsisimula, umuwi na ako. So, ikaw lang daw nagbukas nung club. Mars. Tanda ako yung costume ko retro, ha? Nanghiram pa ako nung wig na ganun laking ganun. Tapos ganun. Tapos parang, 11 na! Sabi nanay ko. Di, uwi na. Tapos nakapunta. Picture lang. Kunyari, umawra doon. Pero hindi talaga. Late po. Mga 2 AM mo. Hindi po niya nalang panahon na yun. Wala pa palang social media. Wala pa. Paano ko po itatawid tong Christmas? Nakakaloka. Sa isang Christmas party, ang nakakalokang experience ko ay nung sumatenda ko ng Christmas party na puro lahat di ko kakilala.
Lahat sila may regalo. Ako wala. Oh, yun, nakakaloka, di ba? Oh, okay, parang... Ang awkward. Oo. Bakit yung tendon? Mali yung napuntahan mong party? Hindi, tama naman. In-invite lang ako. Yung pala, para sa kanila lang magkakilala. Ang awkward, di ba? Nakakaloka siya. Oo nga. Okay, I get it. So, yun. Okay, nakakaloka nga. Okay, Mars. Ako anak, ang isang sa isang birthday party ang nakakalokang experience ko ay nung natapos yung birthday. Tapos nagising ako para kumain kasi birthday yun ng ano eh. As puro pente. Ito na. Ganun na. Hindi kumain. Kumakain ako, sobrang gutom ako. Tapos after kong kumain, di busog na ako. Yung tita ko pumanik sa taas. Sabi, yung pagkain ng aso pakikuha. So yung kinakain ko pala yung mga tira doon sa birthday. Oh my God! Na, pero in fairness, ang sarap ha. I'm sure. I mean, kung galing naman sa pero halo-halo na ba sila? Oo. Kinagtataka ko, bakit hindi ko mawari kung anong luto? Akala ko, Mongolian! Kumitsyado, adol. Mongolian party, halo. Totoo to. May noodles, may baboy, may baka. Kaya every time na may matatapos na party sa amin, whether it's New Year's party, birthday party, lagi sila naglalagay sa takip ng kaldero na, Kim, para sa aso to. Totoo. Kasi dahil sa'yo nawalan pa daw yung aso. May title na yun. Ang galing yung galit yung party. Okay, ito na. Oh my God. Okay. And go! Oh! Ah! Ah, windang. Kabang. Okay. Question, please. So far, ang pinaka nakakawindang moment ng buhay ko ay nang I think doon nabangga ako dahil nakatulog ako. Tapos sobrang stressed ako, pa-birthday ako nun. Tapos sobrang stressed ako, sobrang pagod ko, nakatulog ako habang nagmamaneho. Tapos nakabangga ako. Buti naman mabait yung mga nabangga ako, tapos nakipag-ayusan naman ako. Habang naikipag-areglo ako sa kanila, tumatawag naman yung boss ko dito kasi nagkaroon ng problema dun sa work ko dapat. Yung tape ko na, nag-junket kasi ako, tapos nawawala yung tape ko, ganyan. Sobra ko nawindang nun. Tapos after nun, kailangan ko umuwi ng bahay kasi may dance practice ako dahil meron kaming performance dahil birthday ep ko the next day sa unang hirit. Sobra ko windang na windang. Nag-breakdown ako. Iyak lang ako ng iyak the next day. Birthday ko ah. Magagayong. Parang na Murphy's Law ko. Parang lahat ng malas nangyari sa akin. Nangyari in one on day. That day. So naalala ko pa yun. Yeah. Oh my windang, gosh. Windang. Ako naman. So far, ang pinaka-adventurous moment ng buhay ko ay nang... Secret. Hindi, joke. Hindi, ano ba? Iniisip ko nga eh, siguro yung ano, alam ko na. Sa isang taping. Nag-break in kami sa clubhouse. Tapos nag-swimming kami dun sa, ano, Mars pool. Tapos bawal. Okay. Kasi close na. So, yung mayaman namin bida nung show, binayaran yung security guard. Para hindi para mo. Oo, kasi wala kami gamit na pang swimming. Yun nga sana tatanungin ko eh, may parang, gamit ba kayo? Wala. Parang tara na. Oo, talo na lang. Tapos parang git na git yung tita ko na nagbabantay sa'yo. Kasi syempre, nung umahon, ba't ako basa, Mars? Tapos sinundo mo ko sa nanay ko. So yun, medyo... Kailan taong ka nun? 19. Ang saya din na dahil yung mga gawang kasi parang talagang ano siya, bawal siya. Talagang, eh medyo ano yun eh, sikat na sosyaling clubhouse in Barangas. Resort Mars, members only. Oh! Yan. Yeah. So feeling ko, ano yun, parang hindi ko siya malilimutan kasi talagang parang kaming nag-break ng lock. Ah, oo. And you probably did. Yeah. Nandito ka pala yung mga dark. Ito pala yung head ng resort. Mars! Ako, nakakakabang. So far, ang pinaka nakakabang moment ng buhay ko nung everyday siguro. Actually, kabahin talaga ako eh. Pero nakakaba yung uwi ka ng bahay, late kayo. Alam mo, nandiyan na yung mga magulang mo. Alam mo, mag-grounded ka na naman. Kasi masaway ako ng bata. Ayun, maraming nakakaba eh. Tapos yun, syempre, yung starstruck yung nanalo na. Ay, nanginginig yung tuhod ko. Tapos yung tulog pa na yun, di ba? Tugtog. Bilib ako sa mga taong nakakasali at actually, buhay pa sila after nyo. Kasi sa kabang dinudulot nung ano. Grabe yun. Mars! Ay nako, so far, ang pinaka-awkward siguro, pero hindi ko pa siguro naiintindihan yon. Kinuwento lang sa akin ng nanay ko. Nung pinanganak ako, tapos first time ako makita ng tatay ko, tapos binuhat niya ako, sabi ng tatay ko sa akin, so paano? Friends na lang tayo.
gosh! Tapos nga, yung moments na gano'n. Kapamilya mo, tapos gano'n. Oh my God! Oh my God, thank you so much, guys! Thank you, thank you. Ang dami na